What's up mga boss? Kamusta? DMC TV nga pala. Ngayon magkakaroon tayo ng theory patungkol sa kung darating ba yung Blackbeard Pirates sa Wano. So wag na natin patagalin. Let's go! Nagpadala na nga ng mga tauan ang Marines para mahuli ang mga Chichibukai dahil tinanggal na nga sila. Siguradong malalakas ang pinadala ng Marines para matalo sila dahil alam naman nating malalakas din at hindi basta-basta matatalo ang mga Chichibukai. Ngayon kumalat na din agad ang balitang yon at nabalitaan na din to ng Blackbeard Pirates at sinabi nga dito ni Blackbeard na bago pa makuha ng Marines ay kukunin niya na yon para sa kanyang sarili. Kaya tinawag niya na ang mga kasama niya para umalis na. Ngayon sino kaya at ano yung kukunin niya at saan kaya sila pupunta? Ang sagot ko nga dyan ay sa Wano sila pupunta. Dahil kilala naman natin si Blackbeard na pinag-iisipan niya lahat ng plano upang magtagumpay siya sa lahat ng gagawin niya. Tulad ng pag-recruit niya sa malalakas na preso sa Impel Down, buong crew ng Blackbeard Pirates ang naroroon. Dahil alam niyang marami silang malalakas na mga kalaban at ngayon, inutos ni Blackbeard na maganda sila dahil aalis na nga sila. Marami ding nagsasabi na ang kukunin daw ni Blackbeard ay yung Devil Fruit ni Sabo. Pero para sa akin ay malabong mangyari yon. Dahil kilala naman natin si Blackbeard na palagi niyang iniiwasan ang Marines kahit napakalakas niya na. Isang example dyan ay yung habang nasa isang islang nasusunog sila Blackbeard ay biglang dumating si Akainu at nagsitakbuan na sila nung nakitang paparating si Akainu. Kaya maring ang pupuntaan talaga nila ay yung Wano Country dahil iniiwasan nga nila ang Marines. Pero bakit naman siya pupunta doon? Ang sagot ko nga dyan ay dahil may nagbalita sa Blackbeard Pirates na may labanan na nagaganap sa Wano. At ang nagbalita nga na yon ay yung mga CP0. Ngayon bakit ang CP0 ang nagbalita nun? Kasi maring ang plano talaga ng CP0 ay may pagnegosasyon sila sa mga Yonko. Ibibigay nila ang gusto ng Yonko para malaman nila ang mga plano nito. Tulad nung kay Big Mom, nung time na may nagaganap na kasala nila Pudding at Sanji, nakita nating may CP0 sa Whole Cake Island, pati sa Wano. Nakita din natin na ikipagnegosasyon sila kay Orochi. Kaya maring may connection din ang CP0 kala Blackbeard. Pero bakit hindi pa umaalis ang CP0 sa Wano? Maring hindi nila inaasahan ang nangyayaring digmaan sa Wano, kaya nagpasya sila na huwag munang umalis at alamin ang mga nangyayaring sitwasyon sa labanan. Or pwede rin dahil sa digmaan na nangyayari ay naisip nilang hindi magtatagal ay magtatrayduran sila Kaido at Big Mom at magpapatayan. Kaya maring inutos ni Dr. Vegapunk sa CP0 na maghintay ng pagkakataon upang makuha nila ulit si Kaido para mapag-aralan dahil pumalpak nga si Vegapunk sa paggawa ng Devil Fruit nun. Maring ang mga CP0 ay tauan talaga ni Dr. Vegapunk dahil alam nila ang history ni Kaido dahil ipinakita nga ito sa chapter 1007 na pinag-uusapan nila yung failure na Devil Fruit na iniwan sa Punk Hazard na kalaunan ay nakain ni Momonosuke. Ngayon bakit nga ba pupunta sila Blackbeard sa Wano? Kasi dahil sa balitang nasagap niya sa mga CP0 na may labanan na nagaganap sa Wano at dahil sa magiging busy na yung Marine sa paghuli sa mga Chichibukai, eh dito maring naisip ni Blackbeard na yun na yung pagkakataon niya para makuha yung Devil Fruit ni Kaido at para makumpleto niya na yung kapangyarihan na gusto niya. Kaya makikipag-unahan na siya sa mga CP0 na kunin si Kaido. Ngayon ano yung pwedeng mangyari kung sakaling dumating yung Blackbeard Pirates sa Wano? Maring pagkatapos matalo ni Kaido, dun na lalabas ang Blackbeard Pirates para kunin yung Devil Fruit ni Kaido at kapag nagawa niya yon, hindi na rin naman makakalaban ng Straw Hat Pirates at ang mga kakampi nito dahil wala na ding silang lakas. Kaya maring ang kakalabanin na lang ng Blackbeard Pirates ay yung Big Mom Pirates at malamang hindi na lalaban sila Big Mom kay Blackbeard dahil alam ni Big Mom na sobrang lakas na talaga ni Blackbeard at kilala naman natin si Big Mom na kapag mas malakas ang kalaban niya ay hindi niya nasusubukan mga ipaglaban pa tulad nung kay Shanks.
Sinabi ni Big Mom na kung magkakaroon siya ng mas malakas na kapangyarihan at kakampe, maaari niya nang matalo si Shangsat Whitebeard. Kaya maaaring aalis na lang sila Big Mom sa Wano dahil hindi na nila kayang talunin si Blackbeard. Maaaring ganun din ang gagawin ng CP0. Hindi na rin sila lalaban kay Blackbeard dahil alam nila ang lakas ni Blackbeard pati ang mga kakampi nito. Ngayon ito naman yung pagkakataon ni Blackbeard na sirain ang Wano Country gamit ang kanyang kapangyarihan at para masubukan na din ang bago niyang kapangyarihan na nakuha kay Kaido. Pero bakit niya sisirain ang Wano Country? Dahil yun ang kasunduan nila ni Shiryu. Dahil bago sumali si Shiryu kala Blackbeard, sinabi nga niya na may iniintay siya na isang tao tulad ni Blackbeard, at yun nga, dumating si Blackbeard sa Impel Down at niyaya ni Blackbeard si Shiryu na sumali sa kanila. At kung naalala nyo, maraming theory na lumabas na si Shiryu ay taga-Wano daw dahil sa kanyang epithet na Shiryu of the Rain na parang kapareho ng kay Kanjuro na Evening Shower. At sa napanood din natin, di ba may anim na pamilya ang ipinakita sa atin sa Wano? Yun nga ay yung Kozuki, Shimotsuki, Kurozumi, Amatsuki, Uzuki, Ugetsu, at Uzumaki. Debiro lang yung panghuli mga boss, sa tuloy na natin. At kapag sinearch natin, yung mga meaning ng pamilyang yan, ang lalabas nga ay Kozuki, Light Moon, Shimotsuki, Frost Moon, Amatsuki, Heavenly Moon, Uzuki, Rain Moon, Ugetsu, Wind Moon, Kurozumi, Black Charcoal. Ibig sabihin lang nun, may connection ng Uzuki clan sa Kurozumi clan dahil sa epithet ni Shiryu na Rain at ni Kanjuro na Evening Shower, at ang Kurozumi clan ang naiiba sa anim na pamilya. Saka mapapansin din natin kay Shiryu nung nasa Impel Down pa siya, tuwang-tuwa siyang pinagpapapatay niya ang mga preso na para bang pinaglalaroan niya lang to. Tulad nung nangyari sa pamilya ng Kurozumi clan nung history na sinabi ni Orochi kay Oden na ang Kurozumi clan ay pinapatay kahit ang mga bata ay hinahabol ng mga taga-Wano. Kay dito nagigante si Orochi na parang wala na siyang pakialam sa mga tao kahit tapusin niya to. Tulad nung pagpatay ni Shiryu na parang wala na siyang pakialam din sa mga preso sa Impel Down. At kapag nagkatotoo nga ang theory na to, ibig sabihin lang nun, babalik at magigante talaga si Shiryu sa Wano at marami siyang tatapusin ng mga tao doon. At maaaring pagkatapos nilang mawasak ang Wano, siguradong dito na magagalit ng sobra sila Luffy at Zoro. Kaya maaaring kapag dumating na ang panahon na nagkaharap ang Straw Hat Pirates at Blackbeard Pirates, ito na yung oras para makapagigante si Zoro kay Shiryu, lalo si Luffy dahil malaki din ang galit niya kay Blackbeard. Nga pala mga boss, theory lang yan kaya malabong mangyari at pwedeng mangyari. So yun lang, kung nagusto mo naman yung video na to, huwag mo na nga kalimutang i-like at i-share yung video dahil malaking tulong na nga para sa akin yan. At bago tayo magtapos, shoutout po sa inyong lahat na sila XX Gedeon Mar XX, Sherwin Guya Jr., Roland Rosales, Roland Lugrono, Bibi Niwera si Wewex, Team Atilano, Giovanni Mangilimotan, Andy James, Shane Villanueva, Villanueva Family, Rolando Sarita Jr., Cuneho TV, Ann Najmi, Kent Jolo Campaner Baral, Michael James Fuentes, Juvitipan Matobato Jr., Roel. So yun lang, maraming salamat, time.